Good morning mga kauno! I'm Perlita Husenia, isang Batanggenya. Nagsimula po ako sa Uno bilang isang negosyante. In fact, kung makikita nyo sa slides ko, no, January 30, 2008, sobrang tagal na, 13 years. 13 years, paano nga ba tumagal ang isang negative na kagaya ko dito sa negosyong to? In fact, nung na-invite ako sa negosyong to, ang dami kong objection. Sabi ko, hindi ako para sa network marketing. Kasi para sa akin, ang network marketing, una lang ang kikita. Sa simula lang yan, magtatagal din naman. Ang dami kong ganun na mga misconception. Hanggang dumating nga sa time yung mga bagay na hindi mo inaasahan. Bumagsak po yung negosyo ko, nalugi po ako, pero bago po ako magnegosyo, gusto kong na malaman nyo na hindi naman po ako anak mayaman. Kasi ang tatay ko po farmer, ang nanay ko po ay isang domestic helper sa Hong Kong. Sobrang hirap na bata ka pa lang at the age of, alam mo yung 10 years old, ang nanay mo nag-abroad na. Sabi ko sa sarili ko, ganito ba kami kahirap na kailangan lumayo yung nanay mo para kumita ng pera? Kaya bata pa lang ako, sabi ko, ano yung paraan para yumaman? Ano yung paraan para kumita ng malaking pera? Ano yung paraan na pwede kong magawa para ang nanay ko hindi magtagal sa abroad? So, it took 16 years yung nanay ko bago siya makapag-retard. Habang kami nag-aaral nung college, tulong-tulong kami, yung baon mo, kailangan mo pagkasyen. Kaya nung nakagraduate ako, after 6 months, sabi ko, parang wala namang buhay sa employment. So I quit my job, nagtayo ako, pumasok ako sa real estate, sa insurance, hanggang nakaipon ako, nakatayo ako ng negosyo. So, nung nakapag-negosyo na ako, life is so good. Pero, ang buhay hindi naman permanente yan eh. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. 2007 was the hardest part of my life. Kasi ito yung mga moment na hindi ko makakalimutan, lalo na magpapasko na. Yung Pasko na wala kang kapera-pera. Yung Pasko na wala kang pambili ng gatas ng anak mo kasi tapos may sakit siya. Tapos wala kang pambili ng damit. Hanggang sabi ko, Lord, bakit ganun? May negosyo naman ako pero bakit kailangan mawala sa lahat sa akin? So I end up negative 2 million. Kaya sabi ko, ano yung gagawin ko, Lord? Pwede ba tulungan mo po ako? Then, January, nakilala ko yung Uno. Sabi ko, ayoko nito, hindi to para sa akin. Parang kailangan lang dito, sa una lang kikita. Pero sabi ko, wala namang masamang sumubok. So, sinubukan ko siya, nag-try ako, tinrabaho ko siya, lahat ng mga trainings inatinan ko, lahat ng mga advice inatinan ko, hanggang dito ko na kuha yung mga pangarap ko. Kasi bata pa lang ako, pangarap ko na magkaroon ng kotse. Pero God is so great kasi hindi isang kotse lang binigay sa akin. Ilang kotse ang binigay nila sa akin, even mga luxury pa. And because of this business din, nakaka-amaze lang no, na imagine mo, one time ka lang naglabas ng investment, pero yung income ng company ibibigay pa sa atin. So ito yung kauna-unahan na nagkaroon ng profit sharing sa company. Isa ako sa nakasama na nagkaroon ng profit sharing. Parang 13-month pay na yan. Kaya nakaka-amaze lang kasi September ngayon, October, November, magbibigay na naman ng profit sharing. Then ang hindi ko makakalimutan sa pag-uuno ko, yung mga travel incentive. Kasi sa sobrang baliw ko talaga, alam mo yung pangarap ko talagang makapag-abroad, pangarap ko talagang makita kung anong meron sa ibang bansa. Kaya pagka nagpapa-incentive ang Uno, talagang nai-hit ko talaga siya. Ang hindi ko makakalimutan, yung nakasama ko ng Uno sa 8 days luxury cruise, so from Philippines to Milan, and then inikot namin yung Santorini, ito yung 23 days na wala kang ginawa, kumain ka lang na masyal. We went to Venice, sa Bari, Italy, sa Croatia, sa Santorini, Catoclan, Greece, Athens, Nice, Monte Carlo, Barcelona, Paris. Yan yung mga pangarap, mga nakikita mo lang sa TV, nakikita mo lang sa movie. Pero pagka ginawa mo yung part mo, pagka hinit mo yung mga rewards mo, hindi ko kakalain na yung mga pangarap ko, dito ko makukuha na ma-experience yung buhay na pangmayaman, buhay na pang-famous. So dito ka na-experience yan, ito yung loob ng cruise, so sobrang ganda na talaga namang kapag nandiyan ka, parang ayaw mo nang umuwi, parang umalis. And lahat po yan, ang Uno po yung nagbayad. Like, nung nagpunta kami ng after namin ng cruise, nagpunta kami ng Milan, we went to Nice, France, to Spain, hanggang nagpunta kami ng Paris. So sabi ko, ang sarap, alam mo yung 23 days mamamasyal ka, tapos within 23 days,
anong tawag dito, may income ka pa. So, bakit ko na-hit yan? Dahil sa mga produkto ng Uno. Mamaya, ikukwento ko paano ko siya na-hit. Then, ito yung mga Asian cruise, Singapore, Thailand, Malaysia. So, alam mo yung 4 days naman. So, alam mo yung kaka-uwi mo pa lang nang galing sa Europe. Tapos, ito, mag-cruise ka na naman. And then, may mga Dubai travel incentive din tayo. Nakasama ko dyan. This time, kasama ko na yung mother ko. Then, yung aking anak, sinasama ko na din siya sa travel. Nakasama ko siya sa Korea, nakasama ko siya sa Japan, and even sa Armenia. Sabi ko, ang sarap pagka mamamasyal ka sa isno. Gaano kaya kasarap pag naramdaman ng anak ko yung isno? Kaya nung nag-travel dyan, eto dito, yan, nakasama yung anak ko dyan sa Korea. Kasi sabi ko palagi sa sarili ko, ang sarap pagka ma-feel din ng anak ko yung mga travel incentives. So yan yung mga ini-enjoy ko, investment. Ngayon, lahat ng yan, resulta ko nung offline. Ngayon, nagkaroon ng, and ang reason yan is yung aking mga anak. Sila yung nagbibigay ng strength ko. So, ang sarap lang tingnan na yung dalawa kong anak, nadala ko na sila sa Hong Kong Disneyland. Yung baby ko, 2 years old siya ngayon, no, bago mag-pandemic, nabisita niya pa rin yung Disneyland. Sila yung pinagkukunan ko ng lakas, sila yung strength ko, sila yung inspiration ko. Kaya for 2 years, so 13 years na nga ako sa Uno, pero for 2 years, nawala ako sa, hindi ako ganong nakahataw sa binary. Nag-focus ako sa pag-aalaga ng anak ko, naging full-time mom na ako. And biglang dumating yung pandemic na hindi natin inaasahan. Paano ko ba na-build yung negosyo ko sa panahon ng pandemic? Ito yung panahon na full-time mom na ako kasi 2 years mula nung nagbuntis ako 2018, 2019, hindi ako ganong nakapag-network, hindi ako nagpupunta ng office. Sa madaling salita, napabayaan ko yung negosyo ko. Kaya lang dumating ang pandemic, sabi ko, paano na? Ano mangyayari? In fact, nung pandemic na yan, kung makikita mo dito sa slideshow ko, yan yung pandemic na naka-lockdown. Ang total check-in ko ng ilang buwan, 25,000. Lahat ng bagay na nakita nyo kanina, tapos na yun eh, history na yun eh. Kumita lang ako dyan because of my Unilevel. Kung makikita mo laki na Unilevel ko, 16,000. Kasi ang bumuhay talaga sa akin, yung produkto. So 2 years, hindi man ako nag-binary, pero hindi nawawala sa puso ko yung pagbebenta ng product. Hindi naman direct na nagbenta kasi simply because inalagaan ko yung mga customer ko. Kasi sila yung mga customer ko ng 10 years na. So kung makikita mo, kumikita lang ako sa product. Kaya sabi ko, blessed pa rin ako kasi despite of this pandemic, buti na lang, ang gaganda ng mga products natin, buti na lang na-build ko yung mga client base ko na nung panahon ng pandemic na alam ko na kailangan natin ng vitamin C, tinawagan ko lang yung mga client ko. So, yun talaga yung nagbuhay sa akin ng 2 years, yung product. Okay? Then, sabi ko, nagka-pandemic, ano ba yung gagawin ko? June, hindi ko makakalimutan, June 30 of 2020, I was crying. Sabi ko, Lord, parang hindi na ako happy bilang isang tao kasi parang dumating sa point na hindi na ako masaya. Sabi ko, gusto kong bumalik uli sa pag-uuno, yung dati kong ginagawa, yung dati kong hataw. Pero hindi ko alam kung paano ko uli siya ibabalik kasi minsan, di ba, yung momentum pag nawala sa'yo, parang sobrang hirap ibalik. So sabi ko, Lord, ano ba talaga yung purpose ko sa buhay? Sabi ko, bakit parang hindi ko alam kung itutuloy ko pa yung Uno, pandemic, hindi ko alam yung gagawin ko. Although, parang dumating ako sa point na okay na ako kasi may kita naman ako eh. Dumating ako sa point na pwede na to kasi nabubuhay naman yung mga anak ko. Pero hanggang kailan, lalo na nagkaroon ng pandemic na lockdown, na parang hindi mo alam yung gagawin mo, na paano na yung grupo mo, gusto mo magsimula uli, pero hindi mo alam yung paano ka magsisimula uli. So imagine mo na 2 years na halos hindi ako nagne-network, tapos nung ready na ako mag-network ng 2020 ng January, bigla namang March, nag-lockdown na kaagad. Sa totoo lang po, nung nag-start ako sa Uno, negative ako sa network marketing, tapos biglang nag-lockdown, negative naman po ako sa online kasi hindi po ako talaga marunong mag-online. Hindi po ako marunong mag-computer, hindi po ako marunong, as in wala po ako talagang kaalam-alam. Kaya lang sabi ko, Lord, ano ba talaga yung purpose ko? Sabi ko, lahat naman parang na-achieve ko na yung awards, rewards, travel. Ano pa ba yung hindi ko nagagawa? Then, naramdaman ko na God is talking to me right then and then, na parang kailangan ko bumangon,
Maraming taong umaasa sa iyo, Pearlie. Marami kang dapat tulungan. So, pagkaisip ko noon, bigla na lang sabi ko, paano ako magsisimula? Wala naman akong alam-alam sa negosyong to. As in, wala talaga. Hindi ko alam kung paano ko talaga siya sisimulan. Pero, alam mo, God is so great. Kasi, pagkadasal ko na yon, may tumawag sa akin yan, si Upline Kester. Nung oras na yon, sabi ko, hindi ko naman alam. Nanood kasi ako ng Uno Live. Paano sila nagtagumpay sa panahon ng pandemic. Biglang tumawag siya sa akin, sabi ko, hindi ako marunong, hindi ko alam yung Facebook branding. So, binigyan niya ako ng link. Tapos kinabukasan, sabi ko, sino kayong tutulong sa akin? Biglang all of a sudden, nag-text sa akin si Upline Warren. Diba, sabi niya, anong kailangan mo? Parang nagulat ako, sabi ko, ito ba yung answer prayer para sa akin? Sabi ko, alam mo yung purpose mo, ibibigay sa'yo ng Panginoon yung mga tao na kailangan mo. Kasi sabi ko, ano yung purpose ko? Sabi ko, ang gusto ko talagang gawin yung maka-inspired, maraming matulungan, na hindi lang para kumita ka ng pera, hindi lang para, alam mo yung mabili mo yung mga luho ng katawan mo, kung hindi, masarap yung nakikita mo yung mga downline mo na kumikita rin. Kasi naisip ko yung mga downline ko na paano na sila, ako, kumikita ako sa products, ako kumikita sa Unilever, pero sabi ko, paano na sila? So sabi ko, nung na-define ko yung purpose ko, nagkaroon ako ng vision, sabi ko, ano ba yung gagawin ko para masimulan ko lang to. So na-imagine ko na uli yung buhay pa pala na hindi dapat ako makontento. Dapat makita ko po yung paano yung mga anak ko kasi yung savings mo nauubos na rin naman eh kasi pandemic. Sabi ko, hindi naman siya enough eh. Sabi ko, oo nga no, kailangan bumangon ako kasi may anak naman ako, dalawa. Paano na sila kung sakaling mawala ako, di ba? So, nakita ko yung vision, hindi lang para sa akin, para sa grupo, para sa buong Uno. So, nakita ko yon. So, nagset na ako ng goals. Sabi ko, ano ba yung hindi ko pa na-achieve. Sabi ko, ano ba yung hindi ko nagagawa? Ano pa ba yung pwede kong gawin na may contribute sa Uno, sa grupo ko, sa buong company? So, sinet ko siya ng goal. Sabi ko, mahirap, imposible, pero gagawin ko. Nagset talaga ako ng goal. Sabi ko, this time, tumawag ako sa upline ko. Sabi ko sa kanya, Jojo, gusto kong maging icon. Hindi para maging sikat ka kung hindi. Para may ambag ako sa grupo natin, para may natulungan ako. Sabi ko, mahirap to kasi hindi ko siya nagawa talaga for 13 years. Pero wala namang mahirap pag alam mo yung gusto mo, yung direction mo. So, nung alam ko na yung purpose ko, alam ko yung vision ko, alam ko yung goal ko, diyan nag-asak talaga ako ng help. Iyak ako kasi yan yung panahon na hinang-hina ka pero ang daming tao tumulong sa'yo. Tinulungan ako ng lahat ng grupo ng buong Uno sa totoo lang. Yan yung tumawag sa akin si Upline Warren. Alam nyo, ngayon ko lang ikukwento. Mag-isa ako, nag-attend ako ng Zoom sa Zoom ni Upline Warren. May guest ako. Talagang hindi ako nahihiya. Sabi ko, Up Warren, mandayan. Wala po ako alam sa Zoom. May guest po ako. Hindi ko alam kung paano ko siya lalatagan. Wala talaga akong alam. Okay lang po ba na maki-attend ako sa Zoom nyo? So, nag-attend ako ng Zoom doon. Baliw na baliw ako. Sabi ko, ganun pala yung Zoom. May nagsasalita. May lumalabas na screen. So, sabi ko, paano nangyayari yon? Kasi talaga, literal, hindi ko talaga alam. Tapos may training sila. Nagpo-post. Sabi ko, pwede po akong maki-attend ng training. Mag-isa ako, nag-attend ako ng training. Tapos after that, 1 week, tumawag sa akin si Upboots. Sabi sa akin, Upboots, Ate Pearlie, gusto mo mag-attend ng training. 1 week ko akong nag-aral ng kung ano yung branding, kung paano magsimula. 1 week akong nag-aral dyan. Ang dami kong mga upline na tinawagan. Tapos sabi ko kay Upline Jojo, sabi ko, ito yung target ko, ito yung goal ko. So, kailangan ko mag-step up. So, lahat ginaid ako ni Upline Jojo kung paano ko lahat gagawin niya. Kaya nagpapasalamat ako sa mga tao na tinawagan ko, lalo na nung nagsisimula ako. Alam niyo kung sino kayo, gusto kong magpasalamat sa inyo. Kasi hindi ako makakabangon kung hindi niyo ako tinulungan, kung hindi niyo ako ginaid. Kaya gusto kong magpasalamat sa inyo kasi nabuild ko yung
panahon ng pandemic kasi may mga taong tumulong sa akin. Kaya sabi ko, napaka-bless ko talaga kasi dinala pa rin ako sa UNO. Kasi sa UNO, yung mga leaders talaga, alam mo yung hindi nila pinagdadamot yung mga kung talagang may gusto kang malaman. So meaning to say, kung gusto mong bumangon, kung gusto mong makabawi, magtanong ka lang sa mentor mo. Magtanong ka lang, humingi ka ng tulong. Kasi minsan, di ba, hindi naman nila malalaman pagka hindi naman tayo nang humingi ng tulong. So ako talaga, makulit ako. Humingi talaga ako ng tulong. Nagtanong ako sa kanila, ano ba talaga yung dapat gawin. So ako naman, pagka mang advice nila, ninonote ko yan, ina-absorb ko, ina-apply ko talaga. So what happened? Ano nangyari sa akin? Nag-adapt po ako. Okay? Kahit hindi ako marunong mag-computer, bumila ako ng setup. Sabi ko, gagawin ko to kasi pwede na naman sa laptop, di ba? Pero hindi ako satisfied kasi sabi ko, mag-build ulit ako ng malaking grupo dito eh. I-build ko yung negosyo ko. So, kung anong nawala sa akin at kung anong nagawa ko nung offline, sabi ko, dapat mangyari sa akin. So, kahit hindi ako marunong mag-edit, ayan, mga e-com na mga trainer natin, tumatawag ako lahat sa kanila. So, lahat. As in lahat, ang dami nyo, sobrang dami nyo para isa-isahin ko, para pasalamatan ko kayo. So nag-adjust talaga ako kasi sa buhay natin, wag na tayo maghintay pa ng may mangyayari sa pamilya natin bago tayo mag-adapt. So ako talaga, nag-adapt talaga ako dyan, inaral ko talaga, may mga araw talaga na wala akong tulog, tapos may full-time mom pa po ako dyan. Ang anak ko 2 years old, kalikutan, wala pa akong yaya. So yung mga time na kapag tulog siya, yun yung panahon na nag-aaral ako. Wala akong pinalalampas na mga training ng UNO, sa UNO Live, UNO Idols, lahat ng event ng UNO, lahat po yan. Nag-back to basic po ako dyan. So, ayan po yung kauna-unahan kong Zoom, June 30, si Upline Raymond yung nag-talk. 8 lang po kami that time. 8 lang po ang natira sa akin, kasama na yung guest. As in, wala po talagang natira. Pero sabi ko, kung nagawa ko dati, for sure, mas magagawa ko ngayon. So, nag-invite po ako ng mga speakers. So, sa lahat po ng naging guest po namin, thank you so much po dahil sa inyo po. Malaking part po kayo ng paglaki po ng grupo namin. So, nagkakaroon ako ng sign up. Pero alam nyo, ang pinakamaganda sa negosyo natin, habang binibuild ko yung binary, hindi ko nakakalimutan yung products natin. Kasi para sa akin kasi, bilang isang nagninegosyo tayo dito eh, talagang bloodline ng negosyo natin yung products. So, alam nyo, for 13 years, kasi marami nagtatanong lagi sa akin, Pearlie, bakit lagi ka nako-qualified? In fact, sa totoo lang, nag-new normal. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula kasi sanay po ako LBA, sa labas pa rin ako humahataw sa products. Pero sabi ko, sa ganda ng products natin, bakit hindi ko siya i-share? Bakit hindi ko siya ikwento? So, anong ginawa ko? Binalikan ko yung listahan ng mga client ko. And to be honest with you, lahat po ng client ko, mula nung nag-day one na nag-start po ako sa UNO, 13 years na po ako, hanggang ngayon po, 13 years po na po silang client pa rin. So, binalikan ko siya, pandemic po ngayon, kamusta na po kayo, kamusta na po ang pamilya nyo. So, yan yung mga products order ko, nag-aral din ako ng UNO shop, and nakaka-amaze lang po yung UNO shop na baliw na baliw ako dyan kasi lockdown, hindi po ako umaalis ng bahay. Nagpo-post lang po ako, hindi ko alam may bumibili, na-amaze ako. Tapos, ang pinakamasarap na part kung bakit enjoy na enjoy ako sa UNO shop, hindi ako lumabas ng bahay, hindi ako namuhunan, hindi ako naimpake. Makikita ko na lang sa e-wallet ko may income ako. Sabi ko, okay to ah. Kasi, syempre, ako hindi naman ako takot lumabas simply because may mga supplement. Kasi ganun ako naniniwala sa product natin. Kaya lang, ayoko maging carrier ako kasi may baby ako, may senior citizen pa sa bahay. So, napunta lang ako sa office, yan yung transaction ko during lockdown. Sabi ko, pag nag-pray ka talaga, ibibigay talaga ni God. Minsan isang araw, may tatawag 50 boxes. Alam mo yung tatawag siya, kailangan ko ng 50 boxes. Kasi ano lang to, mga follow-up ko na lang to. Mga follow-up ko ng online, sabi ko, baka kailangan nyo ng ultimacy ngayon kasi kailangan, unang-una. Alam mo yung, hindi ka maging concerned sa kikitain mo lang, maging concerned ka rin sa health ng mga customer natin. Okay, so ako concerned talaga ako sa kanila kasi kapag may client ako na bago, concerned ako eh. Kasi kakamustahin ko yan. For example, bumili yan sa akin ng ultimacy. Ang una ko sinasabi, ma'am, after 1 week, papollow up ko yan. Ma'am, kamusta na po? Nag-okay po ba? Masarap po ba ang tulog nyo? Kamusta po, ma'am, yung epekto ng
ultimacy. Kasi ma'am, nagsasurvey lang ako para alam ko po baka mamaya sa inyo pala hindi hiyang or whatever. At is ma'am, alam ko po yung nangyayari sa inyong ganda ng ating negosyo. So, ganun po ako sa mga customer ko. Kaya po, talagang binabalik-balikan po nila ako. Tapos may tatawag sa akin, "Oh, Pearlie, kailangan ko ng 50 boxes. Ito 20 hanggang, alam mo yun na, talagang nabubuhay talaga ako habang binibid ko yung aking binary, habang nagdidirect ako, habang nagpo-posting ako, habang, alam mo yun na, inaaral ko yung negosyo. Mahal na mahal ko talaga yung product ng Uno. Kasi ako, sabi ko sa sarili ko, ayan o, be the product of your own product. So, meaning to say, ako muna nag-testing ng mga product. Sabi ko, okay to, maganda kasi yung asthma ng anak ko gumaling sa vitamin C. So, since gumaling siya, yung bilip ko sa product talaga natin, sobrang taas. So, ang akin, hindi talaga ako nagbebenta, sinishare ko lang. Kapag may nakita ako may sakit, sabi ko, alam mo, ma'am, concerned po ako sa inyo. Kaysa magpagastos pa po tayo, bakit hindi nyo itry ang ultimacy? So, meaning to say, para magkaroon ka ng client na magtagal sa'yo, hindi lang tayo concerned para sa mabentahan lang sila. Kasi para sa akin, ang pinakamasarap yung repeat order palagi sa kanila eh. So, ang ginawa ko during the lockdown, pinagtatawagan ko yung mga customer ko, pandemic po ngayon, kamusta na po ang pamilya nyo? So, concerned po ako sa inyo. Anyway po, may stock pa po ba kayo ng ultimacy? Kasi yung last time na na-deliver ko mga 2 months ago, baka wala na kayong ultimacy. Kailangan po natin ng ultimacy. So, binalikan ko lahat ng listahan ng mga na-build ko ng mga client, mga nag-order sa akin. Then, hindi ko na mamalayan, "Oh, Pearlie, dalhan mo ako." "O ma'am, sapat na po ba yan para sa inyo? Yung anak nyo po, dapat mag-take na rin yan. Yung asawa nyo po, yung pong inyong kapatid, yung pamangkin nyo, o baka kailangan po ng vitamin C." So, nag-refer yan. So, meron akong client na lahat sila magkakapatid, nag-order sa akin. Tapos sinasabi ko sa kanila, "Sis, naganda naman po kayo sa ultimacy. Bakit hindi nyo ikwento yan sa mga ka-office mate nyo, sa co-teacher?" So, yung mga ka-co-teacher nila, or mga ka-office mate, nag-order na rin sa akin. So, nanganganak-nganak na yon. Simply because, dahil alam ko yung produkto natin, sobrang ganda, lalo na yung vitamin C, yung ating immune strong zinc, tapos BCO, di ba? And aside from that, sobrang ganda naman talaga ng product. So, ang sarap lang talaga kasi, alam mo yun na may delivery ka, natatawag sa'yo, tulog ka, tapos pagkagising mo, may order na product, tapos pagbukas mo ng Uno shop, may nag-order sa'yo na hindi naman ikaw nag-deliver, hindi naman ikaw nag-impake, di ba? Kaya, sobrang lumakas talaga yung products ko. Then, after sales service, ito yung pinaka-importante. Kasi minsan, di ba, okay na yan, naka-order na naman ako, ito yung naalagaan ko, kinakamusta ko talaga sila. Pag 1 week na bumili sa akin yan, kakamustahin ko, "Ma'am, kamusta yung 1 week mo? Maayos po ba yung tulog nyo?" So, kinakamusta ko mga yan. Minsan, pag may o-order sila sa akin, pag sinabi ko, gantong araw ko i-deliver, Monday, dinideliver ko talaga. Hindi ako nagdi-delay ng delivery. Tapos, pag sinabi, nag-deliver ako ng vitamin C, "Ma'am, pandemic ngayon, baka gusto nyo sabayan ng crypto or sabayan para sa anak nyo, then yung sink." So, nagdadagdag ako ng product. So, hanggang hindi ko namamalayan, dumadami yung mga customer ko na inaalagaan na hanggang ngayon, 13 years ko na silang customer kasi nag-care ako sa kanila. Hindi para kumita lang ako ng 300 pesos, nakikitain ko kasi gusto kong makita na nai-enjoy nila yung product, na yung pera talaga nila may value, na talagang sisiguraduhin ko na hindi sila magpapalit ng brand kahit pagkaanong maraming vitamin C pa yung dumating sa buhay nila. So, ganun ko inaalagaan yung mga customer ko. Then, protect the value of our product. Sobrang ganda po ng product natin, mga kapatid. Kailangan protektahan natin yan. Ako talaga, kahit matagal ko ng customer yan, pwedeng nag-free lang ako, pero never na babaan natin yung value ng products natin. Kasi tayo din naman na maapektuhan in the long run eh. So, sa ganda ng product natin, yung quality ng product natin, kaya i-protect natin yung kahalagahan ng mga produkto natin. Then, hindi ko namamalayan, along the way na ginagawa ko siya yan, nakabalik po ako ng top earner. Okay? So, ang sarap lang na nasa vision ko lang to, na tinarget ko lang yan, na-hit ko yan. Then, ito po yung pinakamasarap na part na pandemic, income yung 400,000, then ito, 600,000. Hindi ko lang alam yung June. Then, ito yung, tingnan nyo mabuti, offline. For 13 years, ang pinakamalaki kong income, 518,000. Pero ngayong online, as of August 31 yan,
ang laman po ng dalawang account ko lang yan. Tatlong account ko. I have 6 accounts na kumikita. Yung tatlong account ko, may 1 million na. Nasabi ko, grabe, nakaka-amaze yung online. Di ba? Kasi kung bakit ako na-amaze sa online na nasa bahay lang ako, full-time mama ko, tapos ginagawa ko yung negosyo, di ba? Eh, tapos yan yung income na bumabalik sa akin na dati pangarap kong kumita ng 1 million. Pero ang sarap lang sa online, ibinigay yan. And then, kung mapapansin nyo to offline, ang kauna-una ang award ko, first MLM award Emerald. So, for 13 years ko sa Uno, yan yung pinaka-highest rank ko. Pero magugulat ka, kasi ngayong online, bigla nung June, naging diamond ako, tapos July, naging ruby ako. So, yung akala mo, imposible, lahat pwedeng maging posible, lalo na pagdating sa online. Pagka inaral mo siya, pag nakinig ka lang talaga, pag alam mo talaga yung purpose mo, at pag mahal na mahal mo yung product ng Uno. Kasi ako talaga sa totoo lang, kung bakit ako nag-diamond, kasi sobrang mahal ko talaga yung product ng Uno. Talagang, alam mo yung, kaya ko siya ipaglaban, kasi yung quality ng product natin talaga na nakaka-amiss kung paano ko siya gamitin, di ba? Paano siya nakakatulong sa katawan natin. And, hindi mo namamalayan kung dati travel incentive yung binibigay para sa lahat, no? I-hit natin tong rewards na ibinibigay ng Uno. Kasi imaginein mo, kumita ka na, di ba? Nag-unilevel ka pa, kumita ka pa sa products, di ba? Tapos may rewards pa na cellphone. Sabi ko, kunin ko na lang Mac. Kaya lang yung dalawang anak ko gusto nila S20. So imaginein mo na yung masesave mo sa pagbili mo ng cellphone, rewards lang ng Uno. So ang sarap lang na magkaroon ka ng panibagong cellphone na libre lang po ng Uno. So yan, kinuha ko na rewards po yan. Then, eto nga, nung naglabas ng unofficial, hindi ko kalain, no, na from top 90 yata ako, di ba? Dito, top 26. Tapos, unofficial sa Unilever, top 8. Tapos, yung si, di ba, sinabi ko sa inyo, mag-set ka lang ng target, mag-set ka lang ng goal. Na-hit ko yung icon. Kasi, sabi ko, hindi po pwede na dapat mabalansi ko kasi yung network ko. Dapat mapagsabay ko kasi siya. So, hindi para maging icon ako, kinakailangan makapasok ako sa top 30. So, kasama yan sa planning na ginawa ko. Together with my coach, kay Upline Jojo. Tapos, sabi ko, kinakailangan yung product din mabalansi. So, yung sinet ko na target, hindi ko kalain, nakaka-amaze lang. Ang sarap lang sa pakiramdam na unofficial and hopefully maging official yan this coming October. And ma-maintain ko yan na pwede pala siyang gawin. Pwede palang gawin na nasabay yung binary at saka yung Unilevel. Then, eto, kung bakit nangyari yan, yung pinakamagandang nangyari sa akin nung online, yung mas nakilala ko si God. Kasi, for how many years? For 13 years ko nag-uno, ni hindi ako nakabasa ng Bible. Ni wala akong Bible group. Basta, kilala ko siya by name, pero yung relationship hindi ko siya kilala. Pero in God's grace, okay nga, seek the kingdom of God and this thing shall be added unto you. Ngayon siya yung mas priority ko beyond anything. So mas nakilala ko yung mas deep na relationship sa kanya. So nagpapasalamat ako siyempre kay Ma'am Apple, sakala ni Sir Oli para magkaroon kami ng Bible group na babae tsaka lalaki. Kasi sa negosyong to, hindi lang i-strength yung income mo, yung health mo, pati yung faith mo sa Panginoon. At para sa lahat ng nandito, gusto kong malaman mo, do what you love and love what you do. Dapat mahalin mo yung ginagawa mo para ma-enjoy mo siya. Ako kasi sobrang mahal ko ang Uno for 13 years. I've been loyal sa company kasi wala ka nang hahanapin pa eh. Nandito na lahat. And ang sarap talaga ng ginagawa itong Uno kasi alam mo kung bakit. Ito yung negosyo na marami kang natutulungan. Ito yung negosyo na marami kang nai-inspire. Ito yung negosyo na habang kumikita ka, habang umaasenso ka, habang nabibili mo yung pangarap mo, pero sa ilalim mo, ang dami ding tao na kumikita. Kung bakit ako masaya, kasi yung pangarap ko na marami akong OFW na mapa-for good, ngayong taon na to, tatlo sa mga leader ko ang magpo-for good na because of our business. May mga leaders ako nagkakotse na, may mga leaders ako nag-top earner na, so ang sarap lang na, ang sarap matulog na may peace of mind ka everyday kasi alam mo, yung icon para sa akin, resulta yun na marami kang natulungan. Marami kang natulungan gumaling, nakinabang sa product natin, at marami ka rin natulungan na kumita using our binary system.
Kaya yun lang yung ma-share ko na ang pagbibuild ng negosyo, dapat nasa puso mo siya. Dapat minamahal mo siya. Dapat inaalagaan mo. Kasi pag inalagaan mo yung negosyo mo, pag minahal mo, pag in-enjoy mo, pag nag-put ka ng passion, hindi mo alam yung mga pangarap mo, matutupad na. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa UNO for 13 years sa ating BOD kay Boss William Barbo, kay Sir Harvey Chua, kay Sir Oliver Chua, sa UNO staff, no? For 13 years, nandyan po kayo, magkakasama tayo, and I'm so excited pa sa mga mangyayari pa sa buong UNO. Sa mga ka-UNO na nandito, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.